maraming superfoods na kung tawagin. Ito yung mga pagkain na napakaraming benepisyo pagdating sa ating kalusugan. Isa na dito ang itlog. Sa panahon ngayon, lalo na ngayong may pandemya sa mundo, ang itlog ang pinaka-importanting pagkain na dapat nating kinakain araw-araw. Ewan ko nga ba dito sa Pilipinas, kapag nakita o nalaman nila na ang ulam mo ay itlog, iniisip agad nila na ikaw ay kawawa, walang pera, nagtitipid. Sa madaling sabi, ikaw ay naghihirap. Pero hindi alam ng mga pumupuna na mura man sa halaga ang itlog, ngunit napakayaman sa vitamins and minerals ang taglay ng isang pirasong itlog. Ang itlog ay may taglay na protein, healthy fats, folate, calcium, zinc, phosphorus, selenium, vitamin A, vitamin B5, B12, B2, vitamin D, vitamin E, K, B6. Nakakamangha, diba? Mga kaprakti, itlog lang ang pinag-uusapan natin, ha, hindi multivitamins. At kung sobrang namangha ka na sa taglay ng itlog, wait, there's more. Teka, bago ka maglagan ng itlog, kung ikaw ay bago pa lamang sa channel ko, please subscribe at pakiclick mo yung like kung meron kang natutunan sa video ng ito. I-click mo yung notification bell kung gusto mong laging updated sa aking mga videos. Pwede mo rin i-share ang video ng ito sa iba upang sila man ay may matutunan din. Ang mga bagay na ito kasi ay malaking tulong upang lalo pang lumago ang channel na ito. Salamat po! Mula noong 1970s hanggang 1990s, maraming pag-aaral ang ginagawa patungkol sa pagkain ng itlog. Pero karamihan sa mga napag-aaral na ito ay kulang sa impormasyon dahil sinasabing hindi raw safe kainin ang itlog, lalo na ang dilaw nito o yung egg yolk, dahil mataas daw ang kolesterol nito. At ang kolesterol ay masama sa kalusugan, lalo na sa ating puso. Bigyan ko lang kayo ng konting impormasyon tungkol sa kolesterol. Dalawang klase po kasi ang kolesterol. Ito ang bad kolesterol at good kolesterol. Ang bad kolesterol ay siyang namumuo sa daluyan ng ugat papunta sa ating puso. At ito ang sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Samantalang ang good kolesterol ay siyang naglilinis ng bad kolesterol upang gumanda ang daloy ng ating dugo papunta sa ating puso. So talagang hindi lahat ng kolesterol ay masama. Tama po kayo. Mataas ang kolesterol ng egg yolk, pero hindi ito bad kolesterol o good kolesterol. Ang dilaw ng itlog ay nagtataglay ng dietary kolesterol, kung tawagin. At gaya ng good cholesterol, hindi tayo magkakaroon dito ng negatibong epekto para sa kalusugan ng ating puso. Bukod dito, ang egg yolk ay mayroong omega-3 fatty acids na napakahalaga upang malayo tayo sa sakit sa puso. Alam mo ba na kapag kinain natin yung egg yolk, lilinaw ang ating paningin? Dahil ito ay nagtataglay ng lutein. Kaya naman napoproteksyonan ang ating mata mula sa liwanag ng araw at makakaiwas tayo sa sakit na katarata. Sa pagkain din ng egg yolk, pinatitibay nito ang ating mga buto at ngipin. At dahil dyan, mapapalayo tayo sa sakit na osteoporosis. Ang dating kinakatakutan na egg yolk ay napakaraming benepisyo pala sa ating kalusugan. Ngayon alam mo na, kaya huwag mong iwasang kumain ito. Siyempre, para sa ating mga nagpapalaki ng katawan, lubhang napakahalaga ng itlog. Ito kasi ay nagtataglay ng 6 na gramo ng mataas
na kwalidad na protina. At ang protein ay siyang dahilan bakit lumalaki ang ating muscle. Ang itlog ay maaari ding makatulong sa pagpapapayat. Dahil sa pagkain mo ng itlog, hindi ka agad gugutumin ng ilang oras. Kaya naman hindi ka matutuksong kumain ng kumain. Maraming dalubhasa na ang nagsaliksik tungkol sa benepisyo ng itlog. At lahat naman sila ay halos iisa ang sinasabi. Pero pagdating sa kung ilan ba ang dapat nakainin na itlog sa isang araw, ay magkakaiba sila ng rekomendasyon. Merong 4-6 na itlog kada araw, may 12 piraso sa loob ng isang linggo. At may nagsasabi rin na kumain ka ng hanggat kaya mo o eat all you can. Para sa akin, sapat na ang 3 piraso sa loob ng isang araw o depende kung ano ang body goal mo. Upang makatiyak, kumonsulta ka sa inyong doktor upang malaman nyo kung ilang itlog ba dapat ang inyong kakainin sa isang araw na akma ayon sa inyong pangangailangan.